Pangalawa ko sa 12 magkakapatid. Nakatira kami sa isang maliit na bahay na gawa sa kawayan. Naglalakad ako ng isang oras papasok sa eskwelahan. Pag umuulan, plastic bag ang ginagawa kong kapote para di mabasa ang mga notebook ko. Yung tatay ko, sugarcane worker. Yung kinikita niya, pinagkakasya niya sa amin. Napakabuti niyang tatay. Lahat nagagawa niya ng paraan. Punong-puno siya ng pangarap para sa aming magkakapatid. Nakita ko yung sitwasyon naming napakahirap. Sinabi ko sa sarili ko dapat may gawin ako para maiangat ang pamilya namin. Nung gumraduate ako ng high school, akala ko hindi na ako makapag-college. Isang gabi, naupo ako sa tabi ng puno ng kawayan. At first time ko nagdasal at hiningi kay God na makapag-aral ako ng college. Gustong-gusto ko kasing mag-aral. Parang sinagot ni God yung dasal ko. Umihip ang hangin at tumunog ang mga kawayan na parang sinasabi, makakapasok ka. Kinabukasan, yung tatay ko pumunta sa Bosniang hasindero. Lumuhod siya sa harapan ng boss niya at sinabi niya, paaralin mo lang anak ko, pagsisilbihan kita hanggang mamatay ako. Nung malaman kong ginawa ng tatay ko, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko babaliwalain yung sakripisyong ginawa ng aking ama. Sabi ng father ko, malayo ang mararating mo. Nakikita ko magandang future mo. Dahil magaling kang mag-ayos na motorcycle, pwede kang mag-mechanical engineering. Pinagbuti ko ang pag-aaral ko. Kahit mahirap, minsan walang makain. Naglalakad lang din ako papunta sa eskwelahan. Pero lahat yun, tiniis ko. Noong 1977, dumating na yung taon para mag-take na ako ng mechanical engineering board exams. Isa itong malaking biyaya sa akin at sa aking pamilya dahil pumasa ako at 8th place sa board exams. Nakita ko yung father ko umiiyak dahil sa wakas nabawi lahat ng paghihirap namin. Sabi ng boss ng father ko, I salute you dahil ako raw ang kauna-unahang engineer sa baryo namin. Nagkaroon kami ng magandang buhay at gusto kong ibahagi ang tagumpay na ito sa aking ama. Pero ang kanyang salitang ipinangako sa kanyang boss na magtatrabaho siya hanggat siya ay nabubuhay, ay di niya nakalimutan. Patuloy pa rin niyang ginampanan ang kanyang tungkulin sa asyenda ng kanyang boss. Mahirap ang pinagdaanan ko, but by God's grace, nalagpasan ko lahat yon. Ngayon, may sarili na akong pamilya. Lagi kong ikinukwento sa mga anak ko, lalo sa anak kong doktor. Sinasabi ko sa kanya na magiging masaya lang ako kung lahat ng mahihirap na magpapagamot sa iyo, huwag mong tanggihan. Alalahanin mo lang kung saan ako galing.